This is Volleyball DNA. Guys, isang malaking karangalan dahil kasama natin ngayon ang first ever volleyball player to have won a championship overseas from the Saitama Ageo Medics, Jaja Santiago. Tama ba yung pagkabigkas ko, Saitama? Sasabihin ko nga ang perfect ng pagkakasabi mo ng pangalan namin kasi ibang mga ano, hindi nila pronounce ng maayos yung Ageo Medics. Minsan Ageo eh, no? Hindi kasi pinanood ko yung championship game. Pinanood ko. Eh, yun naiintindihan ko lang. Santiago, Sato, Ageo. Yun lang yung mga naiintindihan ko eh. So, Jack, pinanood ko yung game. At nakakamiss mag-cover, nakakamiss manood ng volleyball. Kasi buti pa sa Japan, may mga fans na kayo sa stands. Mm-hmm. Kahit naka-mask. Dito, totally wala pa. So, ano yung feeling mo nung pinalo ni Sato yung bola, tapos cross-court, V-League champions kayo, ano yung naramdaman mo? Sobrang saya ko kasi syempre as a Filipino, parang ako, nung college pa ako, nung high school ako, lagi kong hinahangad na mag-champion yung team ko. And then ito, first international championship title na nakuha ko. Nakaka-overwhelm. Sobra kasi hindi ko naman ine-expect na makukuha ko yun. Syempre may goal ako. Goal ako tsaka yung team namin na makuha yun. Pero ang dami kasing pinagdaanan ng team namin nitong ika-third season ko. Kumbaga bumalik kami ng rebuilding stage. Yung coaching staff namin nagbago. Yung setter namin, may dalawang setter na for my 2 season doon. Sila yung nandun talaga. Nagbuntis yung isa. Yung isa lumipat ng school. So, ang natira is yung hindi talaga ginagamit na setter. As in, walang experience. Wow! So, sobrang dami yung pinagdaanan ng team ko. Kaya hindi ko talaga in-expect na magcha-champion kami ng V-Cup. So, you're telling me, Jaja, itong Brazilian coach nyo, si Coach Antonio Marcos, di ko na sasabihin yung apelido. Marquinhos. Ang hirap yun. Marquinhos. So, new coach yan, yung from Brazil? New coach. Wow. And then, itong setter na to, si Yamazaki, number 5, yun yung pinaka hindi pa ginagamit na setter? Hindi siya ginamit. As in, wala siyang experience. Oh, wow. Wow. Pero napansin ko, Ja, after nyo mag-champion, yinakap mo agad si Joseph. And then after, yinakap mo yung setter, yung number 5. Uh-huh. So, silang dalawa ba yung pinaka-close mo sa team? Actually, ang pinaka-close ko is, yun nga, si Shaina Joseph, yung import namin. Kasi all throughout ng season ko, siya yung nandoon para supportahan ako. Kasi yung start nung league namin, sobrang lagi akong frustrated sa sarili ko kasi hindi ko mabalik yung kondisyon ng katawan ko. Wala akong magandang connection doon sa setter ko. And siya yung laging nagmo-motivate sa akin na hindi, okay lang yan. Kausapin mo lang yung setter or mag-observe ka lang. Tuloy mo lang. Parang ganun. Babalik din yan. Huwag mong madaliin yung sarili mo. Ganun. And then, ang second na pinaka-close ko is yung isang middle blocker and yung bago namin. Yung setter namin, sobrang, kaya ko siya hinag kasi sobrang saya ko. Kasi despite na wala siyang experience before. Tapos, alam mo yun, nag-matured talaga siya dun sa laro namin. Lagi siyang, kumbaga, minsan nga hindi ko alam kung paano siya kakausapin, paano communication yung gagawin ko sa kanya para maintindihan niya ako, parang ganun. Or, Every training talaga, parang, kasi parang sabi nga, yung ibang mga teammates ko, nagbibigay ng pressure sa kanya. Ako lang talaga yung parang kahit pangit yung set, kahit pangit yung ano, hindi, okay lang yan, makukuha natin yan, ulit lang. Hindi ko siya talaga yung, kasi minsan pag hindi ko talaga makuha, nagagalit ako. may mga ganon. Pero sobrang natuto ako maging kalmado. Humaba yung pasensya na kailangan ko siyang tulungan. Kasi anong mangyayari kung ipipressure ko siya? Diba? Kung ipipressure ko siya, hindi naman
hindi naman agad-agad na makukuha niya lahat. Kasi from zero din siya eh. So anong ano ko, tulong lang, parang ganun. So kaya hinag ko siya kasi sobrang saya ko para sa kanya. Kasi na-achieve niya yung gusto niyang mangyari para sa sarili niya. Isa pa sa mga napansin ko, Jaja, they let you hold the trophy. As in, inangat mo pa yung trophy. So parang, alam mo yun, at home ka dyan sa Japan. And that's good to know, being that Filipina ka, at ikaw yung nag-iisang Filipina dyan, it's good to know na naging close ka rin sa mga teammates mo. So we also talked to si Brian Bagunas and Mark Espejo na may experience playing internationally. Si Bagunas, marunong na mag-Japanese eh, konti. Mm-hmm. Ikaw, same rin ba? Like, may mga konting salitang nagagamit ka na in Japanese? Yes, nakakapagsalita na ako ng Japanese. Pero mostly, pag kinakausap ko sila, word by word, or sometimes nakakabuo na ako ng sentence. Ganun. Okay. Pero ang mahalaga naman dun, madalas naiintindihan ko na sila. Mm. Inside and outside the court. Okay. Kahit Japanese yung mga salita nila. Oo. Kasi for 3 years, 3 years ba naman, lagi nila akong kinakausap ng Japanese. So, tapos nanonood pa ako minsan ng anime. Talagang gusto kong matuto rin mag-Japanese. So, ayun, natututo na rin. Haikyuu ba yan? Or ibang Haikyuu anime? Haikyuu, ibang anime yan. Or movie ng na Japanese. Okay. Nag-sync in ba sa'yo agad na... Hindi, kasi syempre, nung nag-champion ka, daming nag-tweet, daming nag-post ng mga congratulatory messages. Did you know that you were the first Filipina volleyball player to win a championship internationally? Katulad nga ng sinabi ko kanina, wala talaga ako. Hindi ko ina-expect na mangyayari talaga sa akin to. Na, yun, magcha-champion kami. Ako yung first Filipina makakakuha ng championship internationally. And nakaka-proud na kahit Pilipino tayo. Kasi, di ba, alam naman natin, maraming talento ang Pilipino na hindi nakikita internationally. So, parang ako, ito na yung simula. Nakaka-proud kasi isa ako doon. At, kumbaga, isa ako doon sa una na yun na napakita kung anong talento ng Pilipino, anong meron tayo. Di ba? At grabe rin, Jaja, hindi biro yung sakripisyo mo. Sinabi mo, 3 seasons. So, kailan ka ba nag-start? 2018? So, halos 3 years na. So, isipin mo, dahil sa pag-stay mo dyan sa Japan, you're away from your family, tapos di ka pa nakapaglaro sa SEA Games. So, I'm sure marami ka ng nakalaban ng mga players na ibang level. Naalala ko talaga yung sa AVC, 'di ba? Pumunta dito sila KYK, sila T4, Japan, Kazakhstan, China, sila Plumjit, Nutsara. So, gusto lang kita tanungin, Jaja, on an international level, sino yung mga pinakamagagaling na players na nakaharap mo? Top of mind. First si Zuting. Second si sa China si Voskovic. Naglalaro siya sa Turkey, sa Europe. Ah, okay. Sige. So Zuting, Voskovic, sino pa? Voskovic, KYK. KYK. Okay. KYK and sa akin si sa Japan. Okay. Si Annie Drews. Okay. I'll look her up also kasi ako, interesado lang ako sa international level kasi yung mga nakocover ko lang is yung mga pumunta dito, mga nakakalaban niya sa SEA Games, AVC, pero interesado lang ako malaman. And I'm sure the fans also want to know kung in your opinion, kasi na-expose ka na sa ibang talent di ba? So yung apat na yon. Actually, meron akong isa. Hindi ko pa siya nakakalaban. Never ko pa siyang ano. Pero lagi ko siyang napapanood sa Instagram, sa YouTube, sa lahat ng ano. Si Ego, no? Okay. Naglaro ata siya sa Korea last year. Hindi ko alam. Pero sobrang ganda ng performance niya. Ang galing. Magaling din na player.
Okay. Ayan. May mga balita rin, Jaja, na may mga ibang teams from different countries na kumukuha sa'yo. So, ikaw ba personally, now that you've won a championship sa Japan, ano pa yung mga goals mo? Actually, netong dadating na ano, tong next season, talaga, ang plano ko is mag-change ng team. Gusto ko mag-change ng team at the same time, mag-change ng country. Gusto ko mag-level up naman yung career and experience ko. But then, pandemic eh. So, ang hirap mag-take risk na pumunta sa ibang bansa. Sa ibang, like Europe, China. Feeling ko, ewan ko, siguro naging komportable na rin ako sa Japan kasi nga nakatatlong taon na rin ako and I feel safe dun sa bansa na yun. Pero yun nga, actually yun nga, yung mga teams na kumuha sa akin, eh, yung teams, first, yung teams na sinenda ng agent ko muna, Turkey. Nag-send siya sa, nag-send siya dun ng profile ko. And there is one team ata na gusto kong makita at kuhanin. But then, ang gusto nila, maglaro ako ng opposite and outside. Para sa akin, gusto ko i-grab yung opportunity. But then, kailangan ko ng mahabang preparation for that. Kasi naglaro ako ng middle, as a middle blocker, di ba? So, mahirapan talaga ako. Tapos, isa pang naging problema is, maaga nagsara din yung recruitment na, yung recruiting ano nila doon, agency. Sa Turkey kasi gawa nga ng pandemic. So natapos na yung recruiting nila noong last month, February ata. Ay, no, April na ngayon, 2 months ago. So yun. So nawala na rin yung chance ko na maglaro doon. So second is yung China. Okay. Yung China, maganda yung opportunity, maganda yung offer na binibigay nila sa akin for 3 months. But then, ayoko na mag-take risk. Saan magaling ang COVID? oo nga. Hindi ko alam kung anong mangyayari. And marami rin ako naririnig na, kumbaga, sobrang hirap ng buhay sa China. And hindi lahat aalagaan ka. Hindi lahat, kumbaga, sobrang strict. Mas strict pa ata sila sa Japan. Wow. Tapos, sa 3 months na yon, isang beses ka lang magpapahinga. Wow! So, sobrang isang hectic. Isang beses ka lang. Sobrang hectic ng schedule nila. Sobra. Wow. So, gusto ko talaga pumunta ng China. Kasi sino ba naman? Japan, 8 months. 8 months ako magtatrabaho. Sobrang haba. Tapos sa Japan, sa China, 3 months lang. Bakit ko hindi gagrab yung opportunity na yun, di ba? Pero, yun nga, sabi ko nga, this pandemic, I don't wanna do any risky decision. So, sabi ko, more safe ako sa Japan. So, may three teams na gustong mag-ano sa akin sa Japan. Kurobe, PFU, Torii. Yung tatlong yun. But then, yung dalawa, nasa ibaba namin. Lilipat pa ba ako sa pinaka-ano, and nandun na, mas... kumbaga angat kami sa rank, di ba, sa kanila. Yung Torii, ilang taon na rin sila na sa Final Four, but last season wala sila. So gusto ko kunin yung opportunity na maglaro sa mataas na team din sa Japan. Pero hindi ko, ayoko naman din iwan yung opportunity na binibigay sa akin ng Brazilian coach ko sa Ageo. Kasi bago lang siya eh. Yeah. Bago lang siya and nasabi niya sa akin na may magandang plano siya para sa akin. So, kailangan ko magstay. Oh, tsaka medyo, di ba medyo weird yon? I mean, sa ugali ng Pinoy, di ba? Loyal tayo eh, di ba? So, parang, di ba parang yun weird pa yon kung lilipat tayo ng ibang team? Eh, kaka-champion mo lang. Actually, yun yung sinasabi ko sa kanila kasi bago pa, kalagitnaan pa lang ng liga, kinakausap na nila ako na sana magstay pa ako ng maraming taon sa... Gusto nilang palitan yung nationality ko, actually. Talaga? Wow! Wow! gusto nila akong magstay pa doon. Tapos gusto nila akong tulungan palitan yung nationality ko. Well, may dream ako maglaro ng Olympics. Okay, pero
gusto ko muna, gusto, syempre may pride pa rin naman ako. Filipino pa rin naman ako, di ba? Gusto kong tulungan yung bansa natin na dun sa goal ko na yon, gusto ko kasama ko yung mga kapwa Pilipino ko. Di ba? Kung wala talagang chance, why not? Why not, di ba? Pero nasa, it's on back of my mind na pwede, pwede ako nationality. Grabe. Wow, nakakagulat yung balita ngayon, ha? Pero I mean, saludo ako sa'yo, Jaja. Grabe, at least napapansin ng mga tao from different countries yung kakayahan mo sa volleyball court. Pero eto, balik muna tayo sa Pilipinas. I asked you kanina, who are the best players na nakalaban mo internationally? Sa Pilipinas naman, kanino ka pinaka na-challenge sa mga nakaharap mo sa UAAP, sa national team, club team? Pinaka na-challenge. Well, every players, every teams naman, parang lagi naman challenging na makalaban sila. Pero first na player na nahihirapan ako nung nasa college ako, si Ate Lai. Ate Lai. Okay, bakit? Ate Lai. Kasi syempre... ano ba strategy mo sa kanya para ma-stop siya? Actually, batang experience, ang gusto ko lang lagi talaga is matouch yung bola niya. Mas slow down. Kasi sila, si Ate Lai, si Sisi, okay. Si Pons. Okay. Sobrang talino nila maglaro. Diba? So, ako parang matangkad. Dito sa atin, parang ang blockings natin, parang pasok mo lang sa loob ng court, ganyan. Eh, mataas yung kamay ko. So, nagagamit nila yung side-side ng mga, ng arms ko. So, parang, di ko sila mablock. Parang ganun. So, yun, sila yung tatlo na nahihirapan ako na talagang grabe, ah. Alam mo agad, ah. Alam mo agad yung tatlong yun, ah. Alisa, sobrang CC, talino Pons. Nila maglaro. Until now naman, tingnan mo si Ate Lai, kahit tumatanda na tayo, matalino pa rin maglaro, magaling pa rin maglaro. Eto, Ja. PVL bubble, malapit na. At sinabi naman ng club team mo, yung Chery Tiggo Crossover. Tama ba? Apo. Chery Tiggo Crossover, yes. Okay, sinabi nila na aware naman sila na merong karing commitment sa Japan. And they want you to improve your skills further. And how will you do that? Siyempre, maglaro ka sa mas mataas na level. Pero kung hanggat hindi ka pa tinatawag doon, maglalaro ka raw sa PVL bubble. Okay. So, ang lakas ng team mo eh. Sa, ano ha, Chery ha. Tinitignan ko yung lineup, yung mga posters nyo. Siyempre, si Ate Dindin mo, nandun, Micah Ortiz, Jasmine Abor, dati mong teammate sa NU, Lowry Sisters, nandun din, Mylene Pat, national Mylene team. Pat. Lakas! Ang lakas! So, ano ba to, Ja? Championship caliber ba itong Chery Tiggo crossover sa PVL? I can say na we can be a championship caliber. But then, galing tayo sa pandemic. 1 year, no training, no tournament. Mm. So, I don't wanna give them a high expectation. Siyempre, ang pinaka gusto ko na mangyari for PVL bubble is makalaro kami lahat. Walang injury, walang masakit, walang ano. At the same time, in a good condition. Kasi ang hirap, ako na experience ko, 6 months ako na walang training. Tapos pagbalik ko maglaro, 1 month preparation lang, sobrang hirap. Sabi ko nga, first season ko doon sa first round namin sa V-League, hindi ko nakuha kagad yung tamang timing, tamang connection, condition. So, ganun din dito sa atin. 1 year sila na, 1 year na walang training, walang laro. So, mas mahirap para sa bawat isa na maglaro ulit, na mabigay kagad yung 100%. Siyempre, nandun pa rin yung skills mo. But, the condition, sobrang hirap ibalik talaga. And sabi ko naman sa team ko na unti-untiin natin. Hindi naman itong preparation naman to, itong PVL naman, PVL bubble naman is preparation natin for long term, not for short term, 'di ba? So
hindi natin kailangan i-pressure yung sarili natin na kailangan mag-champion kagad tayo. Unti-unti. And yun nga, yung na-experience ko sa Japan, hopefully mabigay at maitulong ko sa team ko. But then, ayoko silang ibigyan na kailangan ganito gagawin mo, ganito, ganyan, ganyan. Ayokong bigay sa kanila. And nandito ako to help them unti-unti. Step by step. Ayun. Kaya ako natanong yan, Ja, is because lagi pinag-uusapan yung mga ibang teams eh. Sinasabi nila, malakas yung Creamline, malakas yung Choco Mucho, tas pumasok pa yung F2. Pero yung Chery Tiggo, hindi masyado na pag-uusapan, pero pag tinignan mo yung lineup on paper, solid! Napaka-lakas, napaka-tangkad. I think you're one of the tallest teams. And in terms of experience, grabe rin. So, masasabi mo ba na maybe dark horse yung Chery Tiggo crossover sa PVL bubble? Well, sabi ko nga, pwede kaming, masasabi ko na lahat ng mga kalaban namin mahihirapan dun sa lineup namin. For sure naman. Okay. Ito, kanina nabanggit mo, Jaja, na yung Turkey, they want you to either play open or opposite. So, we had Mark Espejo on the show, tapos tinanong namin siya, napakinggan mo ba to? Oo. Inulit-ulit ko yan. Sabi ko, Mark, ano ba yung sinasabi mo? Nakaka-flattered. Nakakataba ng puso. So, yun, ulitin lang natin ha, sa mga hindi nakaka... Those who haven't watched it yet. Okay, so tinanong namin si Mark Espejo kung sino yung ilalagay niya sa women's national team if ever. Tapos sa dulo ng statement niya, sinabi niya, basta... priority si Jaja, hindi mo pwede tanggalin si Jaja. Tapos, gagawin ka daw niyang opposite. Opposite. Because based on his experience internationally, 3 countries na siya naglaro, opposite daw yung go-to player lagi. So, ano reaction mo doon, Ja? Actually, yun nga sabi ko, nakakataba ng puso. Grabe, na-flattered ako sa sinabi niya. Sabi ko, idol ko yung nagsabi nun ah. Pero sa, I agree naman na na I mean I agree na maglaro ko ng opposite. I really wanna play as a opposite player. Actually, sabi ko nga nung nahirapan ako nung first season ko dito sa V-League, sabi ko hindi na ako maglalaro ng middle. Ayoko na maglaro ng middle kasi nahirapan ako mag-block side to side, both side. Atras, pasok, kahit wala kang bola, kailangan mag-approach. Unlike opposite, kahit anong tempo, kahit ano, makakapalo ka. And I don't think na opposite ang go-to player. Yun yung sabi niya eh. So ako, parang laging outside yung madalas na nabibigyan ng bola. Pero well, dahil parehas lang naman na like both sides naman nakakatanggap ng bola. Opposite. Okay lang ako sa opposite. Pero Jack, I agree kay Mark. Question, nag-opposite ka na ba ever dito sa Pilipinas? Like sa NU? May time na opposite ka, di ba? Oo. Actually, nag-start ako ng maglaro sa club team ko nung kay Coach Moro. Okay. Pinalitan niya yung pwesto ko. Ginawa niya akong opposite. Yun. Sa national team lang ako naglaro ng outside hitter. Ayun. Naglalaro rin ako opposite pero yun. Okay. So maybe in the future. Sana. Sabi ko nga pag hindi na kaya talaga ng tuhod ko, maglalaro talaga ako as opposite. Ayoko nang mag-middle blocker. So ayan. So ayan, reaction ni Jaja Santiago sa mga komento ni Mark Espejo. Ito talaga si Mark kung ano-anong sinasabi. Alam mo, Jaja, hindi ko makakalimutan to. One time in-interview kita sa ABS-CBN, photoshoot nyo. Tapos kinuwento mo sa akin yung story mo. And then, when you were young daw, sinabi mo na may mga nag-i-invite sa'yo maglaro ng volleyball. Tapos ang sinabi mo, in your words ha, sinabi mo daw sa kanila, parang hindi ko ata forte ang volleyball. Pero ang layo ng narating actually, mo. From Cavite to naman. Japan. Now that you look back at your journey, na nag-start ka sa hindi mo forte ang volleyball, tapos ngayon, buhay volleyball. Di ba? Like,
Ano masasabi mo now that you look back at lahat ng mga pinagdaanan mo? Actually, hindi ko in-expect na dito na ako ngayon. Naglalaro ako ng volleyball kasi sabi ko nga sa ate ko, ayoko maglaro ng volleyball, mag-aaral lang ako. Kasi wala eh, wala naman akong talent, kumbaga ganun. Pero yun nga, sabi ko, I really feel blessed and grateful na naging volleyball player ako sa mga na-achieve ko ngayon, ganyan. Pero syempre, hindi pa rin naman ako satisfied dun sa mga kung anong meron ako ngayon. Gusto ko kumbaga work hard pa, 'di ba? And I think it's really God's will na nandito ako sa sitwasyon na 'to, na dinala ko ng volleyball dito ngayon. And wala, sabi nga eh kung plano talaga ni God na nandyan ka, dadalhin ka talaga niya dyan. And yun, all I have to do is to obey Him. And also, yun, do my best na lang every time. Naalala ko, Jaja, yung kwento mo pa sa akin, na yung reason kung bakit ka napunta sa varsity was para palitan mo si Dindin. Kasi I think mag-move up na si Dindin eh. So, naglaro ka sa UAP for UST in high school and then NU for college. Tama. Out of curiosity lang, Jaja, if you could do it all over again, let's say na pwede mong ulitin yung buong UAP experience mo. Saan school mo gusto maglaro? Pero hindi pwede sa NU. actually, naiisip ko yan madalas. Talaga? Kung hindi ako lumipat ng school, saan talaga akong team kaya pupunta? Naisip ko na kung hindi rin umalis sila Tilay, sila Ate Kim, gusto ko talaga na magstay. Actually, nung high school naman ako, ayoko talagang iwan yung UST. Gusto ko maglaro sa UST kasi sila rin, doon ako nagsimula, doon ako natuto, doon nagsimula yung pangarap ko. So, gusto ko maglaro para sa UST kaya hanggat maaari yung mga kapatid ko na matatangkad. Gusto ko dalhin din sa kanila. Kasi sobrang ganda nung naging experience ko sa UST. And alam ko kung nag-continue ako doon, siguro mas grabe pa yung achievement natin ngayon. Parang ganun. Ayun. Alam mo, speaking of UST, si Ate Dindin mo, kahit umalis siya ng UST, nag-champion rin yan sa UST. Nag-champion siya. And it's been a while since naglaro kayo ni Dindin on the court. And siya talaga yung nag-influence sa'yo. One of the main influence sa'yo na mag-volleyball. So, ano may expect natin sa tandem ng Santiago sisters sa upcoming PVL bubble ngayon na magre-reunite kayo as sisters and teammates sa isang volleyball team? Ano ba ma-expect nila sa amin? Siguro, because of pandemic, makikita nila yung mas talagang tulungan namin magkapatid inside the court and mas palaban kahit na ganito yung nangyari. Alam ko naman na si Ate Dindin sobrang palaban yan kahit anong mangyari, kahit saan siya galing, maglalaro at maglalaro yan ng best niya. And ano pa ba expect natin na gagawin namin yung best namin. Yan. Abutin natin yung goal natin na championship title. Ja, last question. Ano yung best advice na nakuha mo from Dindin bilang ate mo? Ano ba? Best advice? Kasi madalas ako yung nag-a-advise sa kanya. Ako yung ate. Hindi kasi tawag dito. Siyempre, lagi kasi kami nag-uusap. Madalas siya yung mga nakaka-feel ng mga kasi magkaiba kami ng attitude ni Ate Dindin. Magkaiba kami ng personality, I mean. Siya yung kumbaga strong siya in outside. But then deep inside weak siya. Ganon. So more
lagi ako yung madalas na nag-a-advise sa kanya. Pero isang advice na natatandaan ko sa kanya is, siguro na nasa college ata ako na, na lagi niya sa akin sinasabi na maglaro ka, parang, ano ba? Parang, kasi nahihirapan akong mag-choose ng team ko for college, ganun. Oh. Lagi niya lang sinasabi sa akin na follow your dreams. And kung ano man, kung saan ka man mapunta, gawin mo lagi yung best mo. Ayun. And you ended up in Japan, sa Saitama, and you made history being the first Filipino import to win a championship overseas. So, Jaja, maraming salamat. Congratulations. Maraming salamat din. And we're looking forward to seeing you play in the PVL bubble. Again, guys, what a day. We had Jaja Santiago on the show. Thank you guys for watching Volleyball DNA. And we'll see you guys again next time. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.